Kumain ka na ba? Nakatulog ka ba naman, Ling? Kamusta ang araw mo? Masakit pa ba? Yan! Yan ang mga kadalasang aking sinasabi sa aking mga anak. Ayaw na ayaw ko silang mapahamak. Kahit na ako yung masaktan, ako yung mahirapan, ako yung magkasakit, kahit na ako yung madisgrasya, malayo ko lang sila sa panganib. Mahal na mahal ko yung mga anak ko. Ano ba na yan? Drama-drama ko. Ano yung layo na tuloy siniisip ko tungkol sa mga bayani? Grabe no? Mga bayani, malaki talagang niambag nila sa Pilipinas. Kita mo? Sila kulapo. Pinatay yung mga Espanyol na sumakop sa bansa. Tapos, si Jose Rizal, yung walang takot na hinarap yung kamatayan. Grabe, marami pa. Si Apolo na Mabini, Gabriel Sila, Melchor Aquino, silang lahat. Ang dami-dami talaga. Bago yan, magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Maria Leonora Teresa Silenia. Teka lang ha, ang dami-dami kasi. Maria Silenia Teresa Makata Jose Digna Dibak. Ako'y 37 taon nang naninirahan sa punong ito. Ako'y nakatira sa pinakatuktok ng Mount Pinatubo, kung saan ang munting pamuhay ay pagsasaka. Mayroon na po akong pamilya. At ang aking pong asawa na si Johnson Alquiza ay isang nakapamakisig, nakamatipuno. At meron na po kaming 3 anak. Mga bayani, di ba sila yung nakaambag ng malaking kontribusyon sa bansa? Ako, bayani, para sa akin, hindi mo na kailangan pang ipagmayabang na ikaw ay nakatulong sa bansa. Ako nga, ganito lang mukha ko, simpleng damit. Ganito, mabang palda. Ako nga, para sa akin, naging isa na akong bayani. Sa pamamagitan lamang ng pagdugtong ng buhay ng isang sanggol sa aking sinapupunan. Gabi no, alam nyo, 9 akong nagtitiis hanggat siya'y lumabas sa aking tiyan. Nang siya'y lumabas na, malaki na, inaalagaan ko simula ngayong, katulad ng simula umaga, sa hapon, umabot ng gabi, minsan nga kinaumagahan eh. Na hindi ko na iniintindi yung hirap, pagod, init, gutom. Para sa akin, para lang sila maging comfortable at maging maayos yung kanilang buhay. Minsan nga, maaga akong gumigising, lumuluto ng masasarap na pagkain. Para rin sa kanila din, di ba? Para makatikimin sila ng masasarap ng pagkain, katulad ng lechon manok, spaghetti, ganun-ganun, ganyan-ganyan, at marami pang iba. Kung sila'y may gusto, binibigyan ko. Na katulad ng may anak akong babae, gusto niya ng laruang manika, binibili ko. Kahit na wala akong pera. Kung wala akong pera, inuutang ko. Minsan naman may pera ako. Ngunit, sinasakripisyo ko yung pera para sa aming pang-araw-araw. Pero alam nyo, hindi ako nanghihinayang. Dahil, nakita ko sa kanila yung kanilang mga gintong ngiti. Kita nyo, madami-dami na rin akong nasakripisyo sa buhay. Ang dami-dami talaga. Pero, hindi may kaila ang kaligayang hatid nila sa aking buhay. Ako po'y isang inang bayani. Di man kasing sikat ni Jose Rizal, sapagkat ako'y nakaambag ng mabubuting anak na isa sa mga kabataan na siyang pag-asa ng bayan. Kung dumadaloy sa tatawang nakaratay, matay na sa langit, malapit nang magdilim. Simoy ng hangin, lasap ang kilim, habang luha'y
Makati. Mga mamayang Pilipino, sakdal magserbisyo. Aray dugo, puso, pawis at kalamnan upang makamit ang lupang kapayapaan. Nung bata pa'y, namulat na ako sa mga tawag na bayani at ito'y mas lalo ng palawak pa sa mga librong aking nabasa. Bilang isang bayani ng bayan, ay hindi isang biro. Mayroon mga disyong lumuong at mga sakripisyo sa buhay upang makamit ang mga inasam-isam. Alam niyo ba, na ang unang mga bayani ay parang naglalaro lang ng habulan? Na parang isang layon na hinahabol ang usa. Ngunit, dahil sa angking talento at kagilasan, ay sa maraming pagkakataon ay nakakaiwas sa trahedya. Hindi sa lahat ng oras, tahas ang solusyon sa bawat awan upang maging isang tunay bayani. Lagi natin tandaan, ang tunay na bayani ay hindi makikita sa nagsasalpukang mga manok. Ito'y nakikita sa paggawang pagtulong natin sa kapwa ng buong puso. Ako nga pala si Efren Peña, Florida. Siguro naman, kilala niyo na ako sa kariton at mga libro kong dala. Pabalita rin sa bawat kantor yan at kahit nasa buong mundo na ako rin isang modernong bayani. Ngunit, ayoko maniwala sapagkat hindi ko pa nga halos maabot kahit isang pay na sa gawa ni Rizal. Kahit na ganito, kahit simple lang ang ginagawa ko para sa ating bayan, eh, alam kong nakakatulong ako sa ating lipunan. Ambit ko man lang sa kababayan natin, mga bata, matanda, sa mga mamayang Pilipino na edukasyon ay para sa lahat at hindi lang para sa may pera. At upang malaman din nila na tayong mga Pilipino ay kahit konti lang ay mayroong alam at hindi mababang uri lamang. Alam nyo, kahit simpleng tawa at ngiti lang sa mga labi nila ay sapat na sa akin kabayaran sa lahat ng mga ginawa ko. Kakaba talaga ng puso. Ano, ganda ba ng kwento ng buhay ko? Tara, magmerienda muna tayo. May mga dala kong tinapay. Teka, habang kumakain, ay ikukwento ko sa inyo ang isang bayaning Pilipino nagmula sa Mactan, Cebu. Tama, siya si Lapu-Lapu. Nang dahil sa kanya, meron tayong mga alfabetong Pilipino at mga wikang Pilipino. Isang matiwasay na nayan.